May bagong balita po tayo sa COVID, kailangan malaman ng buong Pilipinas. Sa ngayon po, merong bagong COVID variant sa UK. Bagong variant, variation ng COVID na nakita nila mas nakakahawa. At posible, nakapasok na yan sa Pilipinas. At ina-expect natin na baka tumaas yung kaso. Okay, pasensya na, nagulat ko kayo. Pakita ko lang yung mga news around the world. Sa London to, ano, marami talagang kaso sila. Biglang tumaas ang cases nila. Nagtataka sila kung bakit. Tapos nakita nila, merong bagong variation. May variant itong COVID. Nag-mutate siya. Ito. Sinabi ng mga experts sa UK, sure sila na mas nakakahawa ito. 50% mas nakakahawa kumpara sa dating COVID. At hindi lang ito nakita sa UK, nakita na rin sa maraming bansa. Sa Japan, bagong-bago lang ang balita, may 5 cases na sila nitong COVID variant. Ngayon, tatanungin niyo, paano na to? Mas deadly ba? Actually, sa nakikita nila, hindi siya mas deadly, hindi siya mas nakamamatay, pero mas nakakahawa siya. Mabilis tamaan yung tao. Pero tulad ng COVID, nung una na wala pa tayong alam, dito, hindi rin natin sigurado kung ano behavior niya, okay pa rin ba yung gamot natin, at ibang mga protection. Pero most likely, pareho pa rin. Spain, Sweden, nag-report na rin ng cases. Okay. Ngayon, syempre, maraming lugar nag-travel ban na sa UK. Pero kahit nag-travel ban, nakita nila araw-araw, padami na padami yung kaso. So, kahit dito sa Amerika, sa CDC testing na nila, sabi nila kahit may testing sila sa Amerika, halos sigurado sila makakapasok pa rin yung UK COVID variant kasi napakahirap talaga ma-control. May maraming asymptomatic, wala pang sintomas, hindi mahuhuli. Ito isang problema. Itong mga vaccines natin, na tingin natin makakatulong sa COVID, hindi pa natin tiyak kung effective itong mga bagong vaccine sa UK COVID variant. Parang sa bakuna sa trangkaso, sa flu, every year pa bago-bago. Kung ano yung variation ng flu virus sa taon na to, yun ang aaralin nila para sa next year, yung vaccine para doon. So tulad ng sinabi ko nga, pag bago pa yung bakuna, effective siya doon sa dating COVID. Pero itong bago, hindi pa natin sure eh. So may question mark pa tayo dito. Ibig sabihin, kahit nabakunahan ka dito, baka protected ka doon sa lumang COVID, pero dito sa COVID variant, baka tamaan pa pa rin. Yan pa rin ang sasagutin. Tinetest nila. Ito ang problema dito sa bagong coronavirus variant. Normally, nag-mutate daw, pakonti-konti lang ito. Pero itong bagong variation, napakabilis ang pag-mutate niya. At dahil nakakahawa, nakita nila sa London, ito, 60% ng bagong infection sa London ay galing sa COVID variant na. So 60% ng kaso, bagong COVID na. Mas matapang, kaya biglang tumaas yung kaso. At sabi nga sa London, malamang magla-lockdown sila ulit. Okay? So, alam niya naman tayo, dapat gagawa tayo ng paraan. Hindi naman hopeless yan eh. Yung dati nga, nakaya natin biglaan. Ngayon, mas marami na tayong alam sa COVID, mas maganda na yung gamutan. Ang mortality rate, mga 2%, palay ko, baka 1% lang yun eh. Mas magaling na yung mga doktor natin, meron na tayong mga kahit papano konting gamot na medyo nakakalaban sa COVID, alam na ng mga doktor anong gagawin. So itong mabilis nakakahawa na lang ang binabantayan natin. Siyempre ang gusto natin, sa balitang ganito, ano implication sa atin? Diba? Ano mangyayari sa atin? Ito possible lang. Possible. Okay? Tulad ng dati, bago dumating yung COVID, January pa lang, sinasabi ko na may COVID, darating yan sa Pilipinas, papasok. Diba? Inuunti-unti ko na, noong March nga, pumasok na. Noong March, tinatanong nyo, gano'ng katagal? Hindi ko masabi 2 to 3 years eh, pero talaga 2 to 3 years yun.
Ngayon, sana nga 2 to 3 years matapos na, pero ngayon nagva-variation eh, 'yun ang problema. So ano naman ngayon possible scenarios? Ito lang sa tingin ko sa ngayon. Una-una, itong bagong UK COVID variant, halos sigurado papasok yan sa Pinas. Okay, ang gagawin lang natin, pag pumasok, paano natin i-control? Okay? So ine-expect ko na tataas yung kaso natin ng COVID. Kailan tataas? Nag-i-spread ng December sa UK. So January, February, malamang February, March, tataas ulit yung case natin. Possible lang to. Hopefully naman, yung pagtaas ng kaso, baka katulad lang nung dati na 4,000 a day, huwag naman sana lumampas pa doon. Pero yung sa UK kasi sa London, mas nalampasan nila eh, yung mga kaso nila dati. So, mas mag-iingat tayo eh. Mas magbabantay tayo ngayon. So, possible dito tataas. Pero yung January, mula ngayon, eh dapat ngayon pa lang, habang konti pa lang itong UK variant, doon na tayo. Paano ko nasabi nandito? Una-una, hindi naman natin kaya i-test. Eh. Wala naman tayo pang... Natetest natin, pero hindi ganun karami. Hindi pa natin kaya i-test libo-libo nitong COVID variant. Eh. Kaya hindi natin pwede sabihin wala. Most likely, meron na. Gano'ng kataas yung increase, hindi natin alam. Pero so far, medyo mas maganda lagi sa Pinas, sa panahon, sa init, sa humidity, baka sa resistensya ng katawan natin, kahit papano, mas hindi ganun kataas sa atin. Itong modified lockdowns, posible maibalik. Oo, pero ayaw na natin talaga yung tulad ng dati, di ba? Pero siguro masanay na yung tao, tingnan natin. Pero expect nyo, possible bumalik yung mga lockdown. Overall, sana nga hindi kasing lala nitong 2020. Marami nang aware sa protocol, marami nang susunod. Sana. Itong bakuna, ngayon, mas priority na siya sa tingin ko. Dati sinabi ko, maganda ang bakuna kung tumataas ang kaso, kung tumatagal ang COVID, diba? Sa ngayon, tumataas yung kaso at may UK variant. Eh. So, mas kailangan natin yung bakuna. Pero ang tanong ngayon, anong klaseng bakuna? Mas gusto sana natin ngayon hanapin yung bakuna na kaya labanan itong UK variant. Yung mga sinasabing 70%, 90%, sa lumang COVID yun eh. Eh itong bagong COVID ang gusto natin. Diba? Baka ito na maging common strain. So kailangan yung bakuna para na dito. I'm sure gagawa na sila ng bakuna ngayon para dito. Pero wait tayo ulit another year. Bagga sa model ng cellphone. Itong unang cellphone, wala pang pang-detect nung pangalawang COVID. Pero yung bagong cellphone, baka kaya na. Pero yung lumang cellphone, tinatry pa rin nila. Eh sayang, nagawa na nila yung bakuna. Susubukan nila kung kaya din itong bago. So question mark yan. Pero either or, kailangan natin yung bakuna. Sana yung mas bago. Basic tips, healthy lifestyle pa rin. Pag malakas ang katawan mo, 98% naman nakaka-survive. Diba? At lagi ko sinasabi, vitamin C, vitamin D, zinc, lahat ng videos ko noon, tama pa po lahat. Lahat ng home remedies, gawa namin ni Doc Lisa, yun pa rin. Yung pag-iwas, open air, mas gusto natin, lahat yun tama pa rin po, panoorin nyo lang. Vitamin C, vitamin D, zinc, yun pa rin yung mga home remedies natin. Pag tamaan ka ng mild COVID, yun pa rin. Tapos, yun pa rin ang pinaka-cheapest option. Isipin na rin natin yung mga may negosyo. Siyempre, kailangan natin kumita. Diba, para sa inyo, para mabuhay. Kasi kung wala namang makain, diba, di baliwala din. So, possible lang, pagtataas, i-expect natin yung mga mask, tsaka ibang mga gamit, baka tumaas na naman konti ang presyo. Kung negosyo nyo nasa mall, baka mahina pa rin. Diba? Yung mga take-out online business, tuloy-tuloy pa rin. Yung mga klase, online pa rin yun. Yung mga meeting, online pa rin yun. Yung mga health-related products, yung mga gamot, vitamins, eh kailangan pa rin yan. At ngayon lang, habang ginagawa ko itong video, may balita na nga, ito, 1 hour ago lang, itong variant, padami na ng padami. Kasi hindi nga natetest eh. Pero most likely, mabilis siya mag-spread, nakaspread na siya. Okay? So ito pa rin yung gusto natin. Open air, malakas ang katawan, hindi ka mahawa niya malayo ka eh. Tsaka open air yan eh. Mas delikado yung kulub. Tapos kahit nga sa bahay, ingat tayo sa mga may lumalabas. Pasensya na po, may bago tayong balita, pero gusto ko handa tayo
kasi nakapractice na tayo ng matagal na panahon, kailangan mas kaya na natin to. Salamat po.